Alright, so we're back to talk once again the Dawic religion, specifically ang Daoism. Before we dig deeper sa ating discussion, let me give you my first two questions. First is, why does Daoism emphasize love and respect of nature and environment? And for the second one, how does one achieve the state of being one with Dao? So if you, and hopefully at the end of this video lesson, you will be able to answer those questions. And once you already know the answer, maybe you could comment it below or on our Google Classroom for your thought. Now, if you are new to my channel, please don't forget to hit like and subscribe for you to explore more sa iba pang mga video lessons that I create. So bago tayo mismo dumako sa ating discussion, syempre, hindi mawawala ang ating fun fact, fast talk version. Credits to Cogito. Fact number 1. Komplikado ang pag-aaral ng Chinese language, lalo na kung itatranslate natin ito sa Latin alphabet na reason bakit may Taoism and Daoism. Hence, Taoism or Daoism, it is pronounced as Daoism. Fact number 2. Unlike other philosophers who would like to do something to change the system, Daoism is opposite because they just like to go with the flow. Fact number 3. Daoism do not believe in God, but they believe in deities and spirits. Fact number 4. The Tao that can be told is not the eternal Tao. The name that can be named is the eternal name. For Lao Tzu, hindi ito madaling maintindihan. Kaya huwag na rin natin intindihan. Fact number 5. Wei Wu Wei, or doing nothing requires the doer to do something. Pero ibig sabihin ba nito, wala kang ginagawa. This just means na you do not have to force something because you let the universe lead you to what has to be done. And for our motivational activity, make an inventory of the things which you can be found in your bedroom o sa loob ng iyong bahay. Pupwedeng kama, pupwedeng damit, pwedeng books, pupwedeng mga laruan. Considering the Daoist teaching na one should acquire only the things that one needs to survive, ano-ano yung mga bagay na tatanggalin mo sa loob ng bahay ninyo o sa loob ng kwarto mo? Alright, so I would like to know your answer by, of course, commenting your answer on our Google Classroom. So, dako na tayo sa symbols. Ang yin and yang, ang pinakasikat na Daoist religious symbol. This symbolizes the balance of the universe. For example, day and night, birth and death. According to Daoist cosmology, ang malaking bilog ang sumisimbolo sa Dao, the source of existence. Meanwhile, ang black and white na maliit ay nagsisignify ng yin qi and yang qi, known as the primordial, feminine, and masculine energies respectively. Dako tayo sa kanyang historical background. Si Lao Tzu, na ang ibig sabihin ay Old Master, ang pinaniniwala ang author ng Tao Te Ching or the Book of the Way and its Power, dating back to around 3rd century BCE. Ang sabi sa mga kwento, si Lao Tzu ay napagbuntis ng isang birhen at ng isang shooting star at namalagi siya sa loob ng tiyan ng kanyang ina sa loob ng 82 years. Lao Tzu was said to be born with flowing hair, which signified that he would become a wise man. Isa rin siyang importanteng Daoist na naniniwala sa kanyang senior contemporary na si Kung Fuzi kahit na medyo hindi pa ito malinaw. According to Sima Qian, na nagsulat ng biography ni Lao Tzu, ang apelyido daw ni Lao Tzu ay Li at ang kanyang given name ay Er. And he was also known as Tan. Siya raw ay naging government archivist but became frustrated dahil sa corruption kaya siya umalis and was detained at Hankou Pass by the gatekeeper named Yin Shi na nag-request na magsulat siya ng libro bago siya umalis. By this, nakapagsulat si Lao Tzu ng 2 chapters about Dao or Wei and De, individual power, which came to be named as Tao Te Ching or Lao Tzu. For sacred scriptures, Tao Te Ching or Daoism's foundational text is the Tao Te Ching, meaning the Book of the Way and its Power. Ang concept ng Dao at De means the power of virtue acquired by the person by means of living in harmony with Dao. Ito ay ang collection of enigmatic remarks na mahirap maintindihan.
pray natin sa kanyang opening line. The name that can be named is not the eternal name. Na nag-imply about sa difficulty of putting the truth into words at maaari lamang mapaliwanag through riddles and paradox. Maraming nagsasabi na this is attributed by Lao Tzu, but some believe na ito ay galing sa iba't ibang tao sa China or collection ng proverbs and sayings from popular song. Next is the Book of Zhangzi. Dating around 3rd century BCE, nagkaroon ng second founder ang Taoism named Zhangzi. It consists of delightful parables and metaphors and poetic passages and praise dahil sa mga katuruan na naging malaking bahagi ng Taoism. Ito ay divided into 3 sections, the inner chapter, the outer chapters, and the miscellaneous chapters na isinulat ng mga scholars during the early part of Han Dynasty. Ito ay anthology ng mga essays that makes use of parables and the allegories about the spiritual freedom na beyond ng limitation ng isipan ng tao. Zhangzi believes that such freedom can only be attained by living according to the Tao itself. Isa sa halimbawa nito ay ang pagsunod sa batas ng Taoism, which includes the Law of Dying. Ito ay bahagyang salungat sa Confucianism na nag-a-advocate ng longevity. Sa concepts and beliefs, Taoism can be best understood by discussing its concepts and beliefs. Isa sa mga konsepto nito ay ang Tao or the Way, and De or Virtue Proper or Adherence to Tao. Wu-wei or actions through inaction na nagpe-pertain sa humility and naturalness or balance or yin-yang. According to Lao Tzu, ang Tao ay nag-exist na before pa ang creation ng mundo. It is undetectable and distinct, shapeless and undefinable. It is the foundation of all being. Ayon dito, lahat ng bagay ay nanggaling sa Tao. Kaya minsan, ang Tao ay tinatawag rin na Mother. Ang Tao ang pinanggalingan ng heaven and earth at ang nagsusustain nito. Its meaning differ across religions and philosophies. Dahil sa Confucians, it refers to the basic principles of moral philosophy, while for the legalists, it is the way of proper. Pero don't be confused. Hindi Diyos ang Tao. It is not a being, for it is the origin of all being. And its great virtue is that it does everything but desires nothing. Ito ay emptiness. It is not being, for it is the origin of all beings. And its great virtue is that it does everything but desires nothing. Medyo malalim? Sige, so let's dig deeper. Unlike Abrahamic religion, ang Taoism ay walang Diyos. Dahil naniniwala sila na ang universe ay originated from the Tao. At ang Tao ay hindi celestial being. Hindi ito sinasamba, okay? Hindi ito sinasamba ng mga Taoist. Instead, they worship deities na commonly nanggagaling rin sa ibang cultures who are gods of a particular role. At they worship Lao Tzu not only as the first god of Taoism but also as the representation of the Tao. For the Taoist, ang Tao ay nagpo-possess ng heavenly qualities. It is mysterious and indescribable. Naniniwala rin sila that Tao can only be found sa katahimikan. For the Taoist, God is found inside us. It is the nothing within all of us where all our energy comes from. Dako tayo sa Wu-wei. Wu-wei means no behavior or doing nothing. It also means to do without doing, or wei wu-wei, or actionless activity. Ito ang konsepto na ginagamit para malimitahan ang mga ginagawa ng tao. Pwede itong may apply into certain stages like non-behavior or yung mga panahon na wala kang gagawin on your side. Taking a little action or kaunting effort lang to make things possible. And third one, taking action spontaneously. Maaari itong makita sa attitude ng isang tao sa isang society at ang mga bagay na pwedeng mangyari naturally. Dito natin makikita at ma-observe ang go with the flow attitude. Lao Tzu believe that Wu-wei can lead to a peaceful and harmonious society. Ang opposite naman ng Wu-wei ay Yu-wei, means taking action, na para kay Lao Tzu nagiging dahilan daw ng pagnanakaw at mga krimen. Ang yin-yang, as stated earlier, stated that yin in its highest form is freezing while yang in its
highest form is boiling. Pinapakita rito sa Taoism ang opposite side at ang bawat side ay nakadepende sa isa't isa na nag-e-emphasize ng dualism ng dalawang kalahati bilang isang buo. Ang qi ay isang natural energy or life force that sustains living beings. Literally, ang ibig sabihin nito ay air or vapor. It refers to matter which is continuous, energetic, and dynamic. Minsan, ang tawag dito ay material force or vital force na pinaniniwala ang foundation ng buhay at ng human body. Naniniwala ang Taoist na ang tao ay made up of qi. At kapag tayo ay namatay, dito rin tayo mapupunta. Dahil dito, walang dapat ikatakot sa kamatayan. For life and death are phases of the circulation of qi. So worship and observances naman nila, importante ang ritual sa pag-worship ng mga Taoist para sa purification and renewal in the life cycle and development of the human person. Ang mga nangunguna rito ay ang mga Taoist priest para sa mga certain tradition like exorcism, kapag may mga sakit against evil spirits. They also have festivals mostly every New Year. They have meditative practices and moral practices as well. Sa mga rituals nila, gumagamit sila ng insenso at ang mga offerings of sacred writings such as paper charms na naglalaman ng mga prayers at mga pangalan nila, and then afterwards, susunugin nila yon as part ng kanilang ritual. On selected issues, first, isa sa mga naging issues sa Taoism ay ang fatalism. Dahil sa Wu Wei, isa sa mga issues sa Taoism ay ang pagiging tamad because they would like to let nature take its course and remind Taoists to just go with the flow. Pero kung titignan natin mabuti ang Wu Wei, it is the inaction in Taoism simply means avoiding unnatural actions dahil hahayaan mo lang na mangyari ang dapat mangyari by its natural form. Katulad ng tubig sa batis. Diba? Hinalin tulad ito na ang tubig raw sa batis ay nakakabangga rin sa mga malalaking bato pero hindi nito kailangang ipilit ang mga bagay-bagay para malampasan ang mga challenges nito. Katulad ng isang time na kung saan napadaan ng isang Taoist master sa isang village na kung saan ang mga tao ay hindi makadaan. Yan, galit na galit sila dahil may kabayo na naninipa ng mga taong dumadaan. Incidentally, yung village na yan ay daanan papuntang palengke and of course, hindi sila makapamili ng kanilang mga dapat bilhin. Ang ilan sa naisip ng mga tao ay patayin na lang yung kabayo. Ang sabi ng Taoist master ay huwag nilang patayin yung kabayo. Dumaan na lang sila sa ibang street, kaya yun ang ginawa nila, diba? They were enlightened. Inaction is often misinterpreted as not doing anything, when in fact, ang ibig sabihin lang nito is doing things naturally. Next is the superstition. Mayroong misconception na ang Taoism ay nagpa-practice ng sorcery or black magic. Ginagawa raw ito sa pamamagitan ng mga science, chants, and other practices. But this has been a Chinese practice or Chinese culture na pinagpapatuloy lang naman ang Taoism. Katulad sa Japan, which is Shintoism, diba? Practice na yon ng mga Japanese. Naniniwala sila sa mga spirits and deities of heaven and earth na sinasamba nila sa mga templo. Naniniwala sila na ang mga spirits na ito ay palaging nasa atin o kasama natin. Nasa paligid lang. Ayan. So that's it if you would like to look back sa mga napag-usapan natin for Taoism. Here are our takeaways. Before we bid goodbye, please do have your assessment using the QR code and get your e-certificate upon submission. So that's it. Magkita-kita kits ulit tayo sa ating susunod na module. Bye!